Yan, magandang araw sa ating lahat, mga kasabat. So, ito yung hinihintay kong response ni Melo Yap regarding dun sa content ni Attorney Libayan kung saan didiscuss niya yung RA 7610, no? So, dito sa ako na to, sa content na to ni Melo Yap, no? Hindi ko alam kung ano ang kung ano ang gusto niyang palabasin, no. Nagbanggit siya ng regarding doon sa Republic Act 7610, which is doon sa child abuse law. And then sasabihin niya na hindi daw 'yun yung concern niya. 'Di ba? Then makikita niyo rin sa video na to, no, na kina niya, no, kumbaga parang sinabi niya dito na hindi naman protector itong si Attorney Libayan o hindi siya PDF protector, no, PDF file protector. Pero syempre, no, sasabihin din niya na yung idol niya, no, which is itong si RT, ay hindi rin naman daw PDF file protector kasi may nagsabi raw na PDF file protector. So eto, no, banggaan na lang ito ng kwan, ng video. So, medyo natagalan ako dito dahil gawa nga ng mabagal yung ginagamit ko. So, cellphone lang kasi gamit ko. Plus, maraming proseso na pinagdadaanan bago ko makumpleto yung isang buong video. Especially yung ganitong tahi-tahi siya. Mahirap sa totoo lang, mga kasabat, no, ako. Pero yun, no, simulan ko na. Kunti lang naman tong video na to. Samahan niyo ako saglit para nang sa ganun. Mahimay natin yung ginawa niyang counter dun sa ginawa ni Attorney Libayan na content kagabi. Kagabi pa yun, no? Yung content na yun regarding dun sa RA 7610, the Child Abuse Law. So, ayan. Simulan na natin to. Patid, Melo Yap po. Kaigising ko lang, tapos pinanood ko tong content ni Attorney Libayan. Kasi may nag-PM sa akin, sinabi niya na ako daw yata yung sinagot ni Attorney Libayan. So ayan, no, simula pa lang, no, chismis na naman yan, may nag-PM daw sa kanya. Chicken McDo, di ba? PM 1, ah hindi, Mang Inasal ba yun? PM. So ayan na naman, chismis na naman yan. Hearsay na naman. PM, no? So tignan natin, tuloy natin yung video. Yan, sabi ko sinagot ako, hindi natuwa naman ako, alam mo, Tony, sa tuwing sinasagot mo ako, magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko. Hindi, ganito, ginawa ko, una, pinanood ko yung video mo, so nakita ko, binanggit mo yung pangalan ko, bandang dulo na, pero sa tingin ko, hindi naman ako yung binabanggit mo dun sa unahan. Okay? Pinaliwanag mo yung RA 7610. Okay ako dyan. Although parang may narinig ako doon na medyo hindi sang-ayon ako doon. Yung sinabi mo yung 12 years old, ano? Sabagay, a half-truth. Masabi kong half-truth yun. So ayan, no? Binanggit daw ni Attorney Libayan yung tungkol doon sa RA 7610, no? Sang-ayon daw siya doon. Tapos, meron daw siyang hindi sinasang-ayunan. May isang bagay daw siyang hindi sinasang-ayunan, no? Diba? Sang-ayon ka, tapos may isang bagay kang hindi sinasang-ayunan. Ano kaya yun, no? Check natin. Dahil, opinion ko lang to, ah. Kalma lang kayo, mga zombie. Kasi nirevise na yun, eh. Ginawa yun na 16 years old. Ayon sa panaginip ko. Yung 12. So, ayun, no? Ang tinutukoy dito ni Melo Yap, no? Itong tao na to, makabanggit lang. So, makabanggit lang ng batas. So, ito na naman, no, magbabanggit na naman siya ng batas ngayon. Pangkwan na naman niya. Kasi, dun sa mga nauna niyang content, binanggit niya itong RA 7610. So, ginamit niya to ng ilang beses, di ba? Sabi pa nga niya, may nag-PM daw sa kanya or nag-message daw sa kanya na isang attorney o nag-email. Nakalimutan ko na kung ano yung term na ginamit niya. Pero, parang ganun nga, no, may message siya regarding dun sa
RA-7610 na yan, and then, bakit mo sasabihin pa yung bagay na yun, di ba? Kung hindi naman pala yun yung gusto mong palabasin, ba't magbabanggit ka ng regarding sa batas kung hindi pala yun yung gusto mong tumbukin, di ba? So, medyo mahilig siyang kuan, mahilig talaga siya mag-twist, hindi pala medyo ano. Then ngayon, magbabanggit siya. So, ni-revise na raw yan, hindi na raw 12 years old. 16 years old. So, ito ay yung tungkol dito sa yung from 12 years old to 16 years old, no? So, yun yung sa age of sexual content na pinirmahan nitong si President, former President Duterte, no? So, hindi ko na ipapaliwanag yan kasi gawa nga ng, syempre, di naman ako abogado, pero syempre, katulad nga niya, no? Magbabanggit na naman siya ng kung ano-ano. Sa palagay mo, no? Connected ba yun? Diba? Malalaman natin yan kung pag yan ginawan ulit na panibagong statement ni Attorney Libayan. So, tuloy natin to. Years old doon, ni-revise yun. Ano bang ano yun? Basta kayo nang bahala, hanapin na lang ninyo. RA 11... RA, ano yun? 11-648 yata yun. Oh, yun. Na yung 12 years old doon, ginawang 16. Ayan. So anyway, ganito. Dito ng issue natin. Yung sinasabi na... Ayan, nagbanggit na naman siya ng batas, di ba? Ay... Wait natin yung sinabi niya na yun kasi baka mamaya. So anyway, ganito. Anyway daw. Dito ng issue natin. Doon daw issue. Yung sinasabi na ako raw yata ang pinaparinggan doon sa una, hindi po ako yun. Kasi hindi naman yun ang pinaglalaban ko. O yan. Hindi daw yun yung pinaglalaban niya. Kaya niya nasabing hindi daw siya yun, hindi daw yan yung pinaglalaban niya. No? Mamaya, makikita ninyo na lilihis yung usapan dyan. No? And then, papakita ko rin sa inyo mamaya na atawag ito, wala akong makikitang ebidensya dito. Kasi nga, halos karamihan ng video niya, burado na. Diba? Then, ipipilit niya yung isang argument na yun daw yung sinasabi niya. While, chinek ko dun sa mga videos niya, wala na. Wala nang natira. So, ano pa ang ipanglalaban ko dyan, di ba? O, di ba? Paano mo ngayon patutunayan sa amin na yun nga yung ipinipilit mong ipaglaban? Kung ganun, ngayon, no? Pagkatapos na yung ipaliwanag yung RA 7610 ng buong buo, di ba? Pagkatapos mong i-corrupt yung meaning ng RA 7610, then, binanatan ka, ginastigo ka ulit ni Attorney Libayan na sinabi niya yung diniscuss niya ng buong buo itong RA 7610, bigla kang lilihis ng topic. So ayan, tuloy natin. Paalis kasi ako, kaya iiksian ko lang to. Ano? O, hindi yun ang pinaglalaban ko. Ayan. So sa tingin ko naman, hindi ako yung tinutukoy ni Attorney Libayan doon. Ngayon ganito, pwede naman palang sumagot si attorney ng maayos na walang pagbabanta. Maayos naman talaga siyang sumagot eh. No? Ang problema lang kasi talaga, ayan, katulad niya, no? Maayos siyang sumagot. Then, anong isasagot mo ngayon dun sa sinabi niya? Di ba? Papasok ka na naman sa isang argument na hindi mo man lang natapos itong hindi mo sasagot na maayos. Hindi mo siya nasagot na maayos kasi lilihis ka na naman, papasok ka na naman sa panibagong argument na gagawin mo ngayon na sinasabi mong yan yung ipinaglalaban mo dati. Yan yung kinikriticize mo dati sa kanya. And then, the fact na wala ka ng ipapakitang video, pakikita ko sa inyo dito, wala siyang ipapakitang video dito. No? Wala siyang papakita. Ayan, tuloy natin. So, may sinabihan nga siya doon na may proper venue daw. Totoo naman 'yon, ano? Pero hindi tulad nga na sinasabi ko, hindi ako naniniwala na ako 'yon kasi hindi 'yon ang ibig kong sabihin. Ipinaliwanag niya yung RA 7610
agree ako sa'yo dyan, Atty. Libayan. 100% agree ako sa'yo dyan. Saludo ako sa'yo. Talaga lang, kasi dapat lang kasi talaga, no, na mag-agree ka. Kasi in-explain na niya mismo, no, simula halos karamihan dun sa RA 7610 na yun, in-explain na niya. Napansin mo, no, umiikot yung usapan natin sa RA 7610. So, napapansin niyo yan lahat. Kasi nga, itong si Melo Yap ang nag-start niyan. Siya nag-open yan. Hindi naman ma-open yung RA 7610 kung hindi niya sinabi na meron sa kanya nagkuha ng abogado, no, may nag PM daw sa kanya na abogado regarding dun sa RA 7610. Di ba? So kung hindi pala yun yung pinaglalaban mo, huwag kang magbanggit. Di ba? Nagsimula kasi kayo ng kuan eh, nagsimula ka kasi ng pag-uusapan eh. Then hinihingan niyo na explanation yung tao. Ngayon nag-explain sa inyo, lilihis ka ngayon kasi nga sukol ka na eh. Ngayon lilihis ka. Ay, tuloy natin. Saan ako hindi nag-agree? Yung topic ko hindi naman kasi nang galing diyan sa RA 7610. Ayan. Hindi ang galing diyan, ang content ko galing dito. Ah, sige. Ayan daw. Papakita niya daw niya yung content niya galing daw doon. Ngayon, dapat diyan meron kang ipapakita na video mo na magpapatunay na yan talaga yung content mo. Pero hindi. Wala siyang ipapakitang content niya, mga kasabat, no. Wala siyang papakitang content niya. Bagkos, dito siya ngayon magbibigay ng criticism dito sa, or opinion dito sa content ni Attorney Libayan. Dito sa may, meron dyan, merong title. Meron siyang title na binanggit dyan. So, tignan na lang natin, no? Ayan. Ang title nito. Ayan. Makita yung title eh. Walang kwentang suggestion ni Rafi Tulfo, liquor teenage pregnancy. Yan ang sinagot ko. Pero kung halimbawa... So, yan daw yung sinagot daw niya. Nasaan yung video mo na nagpapatunay na yan yung sinagot mo? Ilabas mo. Nang sa ganun, mapatunayan mo na hindi yung RA 7610 ang pinag-uusapan dito. Ilabas mo. Wala na, no? Kasi na-delete mo na. Kaya tuloy natin. Ang kinontent mo, yung RA 7610, hindi ko sasagutin yan kasi hindi ako abogado eh. Oh, kita mo na? Hindi ka pala abogado eh. Ang problema dito, no? Nagbanggit ka ng batas, kulang. 'Di ba? Nagbanggit ka ng batas, kulang. Hindi mo pinaliwanag ng maayos. Sinimulan mo, tinapos ni Attorney Libayan, no? Tapos sasabihin mo hindi ka abogado. 'Yan 'yung sinasabi ni Attorney, no? Pag bandang huli, magsasalita kayo, hindi kasi kayo abogado. So, nasaan ang credibility ng mga sinasabi mo ngayon? Especially ngayon, ha, gagawin mo ng commentary ngayon on the spot ngayon. Diyan sa kon mo na yan, sa content mo na yan, ginawa mo ng commentary. Itong video ni Attorney Libayan, wala ka man lang ipinakita dun sa mga previous video mo na yan nga yung gusto mong tumbukin. Pero anyway, tuloy natin. Hindi ko may interpret dyan. Ikaw lang ang pwede mag-interpret dyan at ibang mga abogado. Pero itong sinabi mo kay Rafi Tulfo na hearing sa Senado, ito yung sinagot ko. Guys, pakinggan natin, ha? Pakinggan natin. Sabihin niyo kung mali ako. Ayan. Pakinggan nyo mabuti. No? Sabihin daw natin kung mali siya. Ngayon, tignan natin kung may ipi-play ba siya na video niya. Tandaan nyo, ha? Video ni Attorney Libayan mismo itong piniplay niya at hindi niya mismo content. Diba? Dapat dyan, yung content mo ang susuportahan mo dyan. Bakit? Kasi para mapatunayan na yun yung talagang topic na inilagay mo doon sa content mo. Pero diba, ngayon, ang gagawin mo ngayon, content mismo ni Attorney Libayan yung yun dito sa ako na to, no? Yan yung gagamitin mo. Wala kang content kasi dinilit mo na.
Ay, tuloy natin. Mga abogado na nanonood dito. Ayan, sabihin niyo kung mali yung tanong ko. Ha? Yang batas mo na yan. Papasaba, hindi. Ayan, saan ang galing yon? Kasi sabi ni Rafi Tulfo, yung patungkol nga sa Alua, sa OnlyFans, lahat yon. Dapat yon tanggalin. Diba? Kasi exploitation yon ng mga bata at may mga nagagahasa. Ano pa? Yung mga kabataan na nagiinuman, na hindi magkakilala at dinadala sa motel after. Mga minor de edad, mga matatanda na nagdadala ng kabataan sa motel. Yun ang sabi ni Rafi Tulfo dyan. Guys, panoorin ninyo tong hearing ni Rafi Tulfo sa Senate. Ano? Dyan niya kasi kinuwento lahat na binigyan ni Atty. Libayan ng kanyang reaction. Kaya ako, ang reaction ko hindi nag-base sa 7610. Kasi kung doon mo i-base sa 7610, hindi ko pakikialaman yon. Hindi nga ako abogado, ba't ako makikipag-argue kay Atty. Libayan ng batas? Tama siya doon. Okay. Ngayon, no? Tama siya ngayon, di ba? Kasi nga, diniscuss na niya ng buo eh. Sinagot na niya yung tanong mo dyan. Kasi, nga di ba, inulit-ulit mo yan. Nawala na nga yung mga videos mo eh. So, wala na dun pa lang, tapos na sana itong usapan na to eh. Pero di ba, hihirit at hihirit ka. Mapakita mo lang, no, na, tawag dito, na kaya mong kanino, na kaya mong tapatan yung tao na to, no, si Attorney Libayan. Pero sige, tuloy natin yung video. Eh, kaya nung inilabas niya tong video niya na ang title nito ay PDF file protector daw ako. Okay. Ako tatapatin ko kayo guys ha. PDF file protector. Okay? So tatapatin ko kayo guys, hindi po PDF file protector si Attorney Libayan. Abogado kasi ano ba? Napakaganda ng pamilya ni Attorney Libayan. Hindi niya kailangan gawin yung mga bagay na yon. At walang maniniwala na kaya sa nagsasabi na protector ng pedophile si Attorney Libayan. Hindi totoo yon. Ganun. O yan. Diba? Pagkatapos niyang kung ano-ano yung pagsasabi niya dun sa mga previous videos niya. No? Ngayon, parang kwan, parang ewan ko ano, nakakaloko kasi yung kwan, yung estilo na ganito. And then ngayon sasabihin niya hindi rin daw PDF file protector itong si Rafi Tulfo, no. Eh pakinggan natin. And then may sisingit akong videos diyan. Video clip. Medyo bahaba-haba lang siya ng konti. Pero at least matutugunan natin yung or masasagot natin itong sinabi ni Melo Yap na hindi daw protector ng PDF file itong si RT. Ayan, tuloy natin ha. Ito yung hirap na hirap ako kanina pa. Tuloy natin. Din naman sa mga nagsasabi na si Rafi Tulfo raw ay protector din daw ng ano pedophile. Mga kapatid natin, ito ay isang nakakalungkot na pangyayari sa Rafi Tulfo in action, no. Isipin nyo, no, itong mga adults, no, mga matatanda dito sa Rafi Tulfo in action. Lahat sila, no, lahat ng nandiyan dyan, except yung si Jeline na minor. Pinagtulungan yung minor, mga kabatas natin. Tapos itong si Rafi Tulfo, ano, di ba nangyari na yan, no? Ang nangyari kasi dito mga kapatid, obviously, I don't want to be emotional about this. Kaya lang nakakakulo ng dugo, mga kapatid natin, na napaka-obvious na yung bata dito ay greenroom, na yung bata dito yung biktima, yun pa yung dinidikdik ni Rafi Tulfo. Tapos sa dulo mga kapatid natin, ang pro-protektahan niya pa, ano, yung matanda na nagbibigay ng pera doon sa bata para mag-perform. No? Ipapakita ko sa inyo mga kapatid natin ito, no? Kasi obviously, ito no, sasabihin ko sa inyo. Obviously, kapag ikaw ay nanonood at nag-entertain ng child pornography, may kaso ka din, no? Nakalagay diyan doon sa ano, sa Republic Act number 9775. 'Di ba? Itong matanda dito, si Rolando Marco Malyari, mga kapatid natin, ay nanonood ng isang ano. Ewan ko, well,
determinado naman siya. No, ayoko saan sabihin. Siguro, no, well, benefit of the innocent naman until proven guilty. Parang pedophile. Ano? Tignan nyo kasi ang mangyayari dito sa dulo. Bago tayo pumunta dun sa umpisa, mga kabatas natin, ano? Tignan muna natin dito sa dulo kung paano protektahan nitong si Rafi Tulfo, itong nagre-reklamo at hindi yung inire-reklamo na biktima dito. So, ayun mga kasabat, no? Yung ipi-play ni Attorney Libayan ay bandang dulo na yan, no? Meron ng resulta. Okay. Sir Rolando, nakikinig po kayo? Opo. Kung muna kayo pinupusado, pinapanood niya na nakaubat na kanyang ka-video call ay hindi niya alam na 17, akala niya is 20, 21. Meron pa rin siya kaso. Yes, sir. Kasi wala pong, hindi po element ang knowledge na ang bata na pinapanood mo. Tapos tandaan niyo mga kabasahan itong video na ito pagkahaba-haba. Dito lang sa dulo, sa 24 minutes, no? 26 minutes yung video. Dito lang mga kabatas natin na hinighlight yung responsibilidad nitong si Rolando Malyari. Marco Malyari, mga kabatas natin. Siya rin naman, mali din yung pangalan niya. Gumagawa rin siya ng alias . Pwede rin siyang maging liable. Ang tawag na sa kanya nung bata na si Jeline ay Marco. Hindi rin nila ina-highlight yun. Itong dalawang ito, no? Si Rafi Tulfo at saka si Attorney Garrett, they are not highlighting the fact that this person, si Rolando Malyari na nagre-reklamo sa kanila, no? Ay pwedeng maging isang pedophile na nagtatago sa pangalang Marco. If you have good intentions doon sa bata, bakit ka gagamit? Bakit ka gagamit ng alias? Tapos itong lalaking ito, no, mga kabatas natin, hindi siya, sinabi niya ha, tinanong siya kung may asawa siya separated. So hindi sila anal. Separated lang sila. Pag separated kayo, kasal ka pa rin, ibig sabihin, hindi ka pa rin pwedeng magkaroon ng girlfriend. Single yung bata dito, 17 years old. Grinom ng mga magulang o kaya dito, para mag-perform ng mga malalaswang gawain sa camera na binabayaran nitong si Rolando Marco Malyari. Hindi rin sinasabi yun. Dito nga lang sa dulo sinabi yan. Buti nga sinabi pa. Nung pinapanood ko nung umpisa dito, kasi gusto kong tapusin yung video, kasi gusto kong sabihin ni Attorney Garrett lahat. Kaya lang, makikita mo talaga kung gaano sila kabayas. Gumamit ka pa ng alias. That says a lot already. Marco ang tawag sa'yo ng bata. Tignan niyo kung paano protektahan ni Rafi Tulfo, no? Ang isang inaakusahan ni Rafi Tulfo, ha, na pedophile. 19 years old. So kasama po siya doon pa crime threat natin. Oh, okay. Sir Rolando, nakikinig po kayo? Opo. Huwag muna kayo bumalik ng Pilipinas kasi pati pala kayo may kaso dito, sabi ni Atty. Garrett. Huwag muna kayo bumalik ng Pilipinas. Siya pa yung proprotektahan niya. Yun yung nagre-reklamo. Siya pa ang proprotektahan niya samantalang yung tao na yun. Makikita natin mamaya yung minor de edad, mga kabatas natin, pinaiyak niya dyan. Hindi niya man lang binigyan ng proteksyon. Minor de edad yan. Tapos yung minor de edad, yung mga kanyang mga magulang pa ang nag-subject sa kanya sa pornografiya. Kawang kaki may kasamang minor. O so yan no, mga kasabat. Tawag ito. Narinig nyo naman mula sa bibig ng idol niya, no? Diba? Ewan ko lang kung active pa yung kanayon, yung video na yun dun sa sa RTIA, no? Hindi ko kasi din alam yung title nun. Pero syempre, hindi ko rin kasi makita dito sa sobrang dami ng videos ni Attorney Libayan, no. Hindi ko makita yung yung regarding sa video na yun, para sana mas malinaw sana yung quality ng voice. Pero yun nga, buti na lang meron akong kanoon. Ginawa ko rin siya. Kasi interesting din kasi yun, no. Ayan, tuloy natin yung video. Tandaan nyo guys ha, yung content ni Attorney Libayan, itong PDF protector na ito, hindi ito yan. 7610 yung tinutukoy niya doon. Ito hindi 7610 ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito yung batas ni Rafi Tulfo. Yun na nga yun, no?
no, mga kasabat. Hindi yung RA 7610 yung pinag-uusapan dyan. Talaga naman, kasi hindi naman talaga yung punto ni Attorney Libayan dyan. Kahit pa ulit-ulit mong panuorin yan, hindi siya nagbanggit dyan ng RA 7610. Nag-topic lang ngayon itong si Attorney Libayan, diniscuss lang niya yung RA 7610 kasi merong nagbanggit ng RA 7610 na galing daw sa abogado. Sino nagsabi? Ito mismo. Diba? Kung nabura mo yung video mo, meron sa akin nun. Diba? Alala ko, ginawa ko ng kanyon. Madalang lang naman yung video ko sa'yo, pero syempre, at least meron ako, kaya naaalala ko pa siya. Ikaw mismo yung nagbanggit nun. Kasi nga, ginawan mo pa nga ng apat na content yun, diba? Pero ngayon, syempre, yung content mo dito kay Attorney Libayan na dapat ay ibabangga mo dito sa sinasabi mo na yan, no? Na sinasabi mo na hindi yan yung hindi yung tungkol sa RA 7610 yung usapan, kundi yung sa batas na sinasuggest ni Rafi Tulfo. Wala kang video nun. So, nasan yung credibility dyan? The fact na wala kang may papakitang video na magsusuporta sa sinasabi mo na hindi yung RA 7610 yung usapan dun, diba? Wala kang supporting documents, wala kang supporting evidence na ipapalag kasi dinilit mo na. So dun pa lang dapat nga tapos na yung usapan, diba? Ngayon nagpaliwanag si Attorney Libayan sa'yo, hanap ka pa rin ng lusot, diba? So yan, no, mga kasabat, halos ko naman na to, wala naman na tong kwan, no? Wala na tong patutunguhan. Ipipilit at ipipilit lang niya yung gusto niyang sabihin na yun daw yung tinapik niya dati. Wala naman siya may pakitang video. Paano ba yan? Diba? Paano ba yan? So, pinagmumukha mo na namang kwan, parang gusto mong palabasin, tawag ito, magulong kausap itong si Attorney Libayan. Parang ganun ba? Ang gusto mong palabasin sa pinupunto mo na yan. Parang hindi ko sinabing aktwal na magulong kausap si Attorney Libayan na sinabi mo. Pero parang yun yung gusto mong palabasin. Kasi nag-iba ka ng topic nung diniscuss na ni Attorney Libayan yung tungkol dun sa provision ng batas na yun. So ayun, no, mga kasabat, hanggang dito na lang, no. Wala na to, Pana lang to, puro actually nagbago nga yung kanya, yung content niya. Wala na masyadong ad hominem, no. Medyo kwa na siya. Mahinahon na siya ngayon. Pero karamihan ng mga sinasabi niya ngayon, halos obvious na wala na siyang laman. Hindi mo na talaga maintindihan kung ano yung sinasabi niya. Kung susundan mo siya, no, kung susundan mo siya, mapapagod ka. Kahabol. Umikot kayo sa isang maliit na bilog, nandun siya sa labas, ang laki. Hindi mo siya makita. So ayun, tapusin ko na 'to, mga kasabat. Tingnan nga natin. At yung existing na batas na sinasabi niya hinga ng ID, existing na 'yun, hindi lang napatutupad. So yun ang... Ayun, no. Tungkol daw dun sa paghingi ng ID dun sa mga minor de edad na pumapasok dun sa motel. Existing na yun. At hindi lang daw pinatutupad. Paano nasabing hindi pinatutupad? Dapat nagpakita sila dyan ng datos na, itong mga hotel na to, hindi sila nagpapatupad ng policy nila na, dapat nagbibigay sila ng policy na kapag pumasok dito, dapat nagpapakita ng ID. Diba? Yung mga minor de edad. Hindi ko lang din ko ano, naisip ko lang din to ngayon lang. Halimbawa, ano, pumunta ka ng hotel, no? Especially yung mga babae, no? Na ganyan, kasama yung mga kwan nila.
Usually kasi yan. Ah, basta hindi naman siya kwan. Pero kung kukunin niyo ako, no, kung pag-iisipan niyo mabuti, no. Totoo kayang hindi pinatutupad yung kan. Ayoko kasing pag-usapan yung tungkol sa pagpasok sa hotel eh. Ayoko. Masyadong kwan, masyadong alam mo na, maraming kwan, maraming iisipin yung tao kaya hindi ko siya gustong pag-usapan. Pero syempre, totoo kaya yung sinabi niya na hindi pinatutupad? Di ba? Eh kung yan ay kasama dun sa rules and regulation ng hotel o kaya yung motel, di ba? Kailangan ipatupad yun. Imposible namang hindi. Pero yan, tuloy natin, no? Tignan ko lang din kung ano mangyayari dito. Gusto ni Rapid Tulfo na ipatupad yun. I-enforce ng ano, mahigpit yung paghingi ng ID sa mga minor de edad. So kahit, syempre, kilala nung ano, kilala nung... So ayan, no? Ito yung kan, ito yung nakita ko lang na video. Dun, parang tira-tira na lang ito dun sa mga videos niya. Actually, ilang part yun pero wala eh. Hinahanap ko yung regarding doon sa content niya. Wala ako talaga makita. Kaya ako natagalan. Hinimay-himay ko pa to eh. Ayan, play natin. Tama pala na ako, tapusin natin to. Bata, in-interview mo yung bata. Sabi niya, okay, alam mo ba to? Opo. Ayun, kahit sabihin ng bata na kilala ko yan, ano sabi ni Atty. Libayan? O, tito ko yan. O, tito ko yan. Eh, paano kung may gustong gawing masama yung tito? Sabi niya, paano kung mayroon gawin masama yung tito? Tito na yun ha, kamag-anak yun. Kaya... Okay, mga kasabat, no? Siyempre, kung natin yan, natawag ito. Re-reaction din natin yan. Kung uulit-ulitin mo yung sasabihin ng isang tao, no, siguraduhin mong eksakto yung mimicry na gagawin mo. No? Kailangan, kung gagayahin mo yung sasabihin niya o gusto mong ipaliwanag yung sasabihin niya, kailangan eksakto rin yung gagamitin mong words. Ibibase mo dun sa sinabi niya tapos iba yung bibitawan mong salita. Siyempre magbabago ng meaning yan. Tingnan nyo kung paano niya nilalaro yung reaction niya. Ulitin natin ha. Okay, alam mo ba to? Opo. Ayun, kahit sabihin ng bata na kilala ko yan, ano sabi ni Atty. Libayan? O, tito ko yan. O, tito ko yan. E paano kung may gustong gawing masama yung tito? Also, ano sabi ni Kwan? Atty. Libayan, e paano kung may gustong gawing masama yung tito? Ano sasabihin ngayon itong si Melo Yap? No? Tandaan nyo ha, paano kung mayroong gustong gawing masama yung tito? Tingnan natin kung ano sasabihin nito. Sabi niya, paano kung mayroon gawin masama yung tito? Paano kung mayroong gawing masama yung tito? May nagbago ba? Analyze nyo nga, no? May nagbago ba? Comment nyo kung halimbawa, ano, nakarating kayo sa may part na to, comment nyo kung may nagbago ba dun sa dalawa na sinabi. Tito na yun ha, kamag-anak yun. Kaya wag niyong ibigay dun yung bata. Wag ninyong pasamahin yung bata. So ang kinukan dito ni Attorney Libayan, no, ang in-explain niya dito, no, halimbawa na lang, no, merong alitan yung magulang at saka yung tito na yun. No? Siyempre, yung ibang tao hindi naman alam yun. Diba? Ibang tao hindi alam yun. Halimbawa, no, ito, yung magsusundo. Ay, yung mga gwardiya sa school. Siyempre, hindi naman nila alam kung meron bang alitan yung isang pamilya. Hindi naman binobroadcast yan, diba? Pero, eto, no, siyempre, pag halimbawang ganun, naturalmente, kailangan talaga alamin mo mula dun sa parents yung kung sino yung dapat na magsusundo. Diba? Hindi kung sino-sino yung tatanungin. Eh, tuloy natin. Kasi baka mayroon gawin masama yung tito. Mm-hmm. Okay tayo doon. Possible yon. Kaya nga sabi ko, tawagan ng magulang. Ito ang kahindik-hindik. Pakinggan nyo. Kasi nag-aaway sila nung nanay ng bata o kaya nung... Oh, so ayan, no? Yan daw yung kahindik-hindik. Then, magpapalit siya ngayon ng video clip. Magpapalit siya ng video clip. So, ano kaya ang kahindik-hindik dito? So, tandaan nyo ha, ito ay nagsundo sa school.
sinundo yung bata sa school, yung minor de edad, natural. Pag nag-aaral yan, pag halimbawa minor de edad yan nasa school, kailangan talaga ng consent. No? Kailangan ng consent. So ito, tuloy natin yung video. Atay ng bata. Yan, dahil ang tamang proseso dyan. Oh, ayan. So ayan ha. Ito. Ito yung sinasabi ko kanina. Kung talagang totoo yung sinasabi mo na yun yung topic na gusto mong naginawan mo ng reaction, no, sana meron kang ebidensya na video katulad nito. Ayan, di ba? Meron siya. Pero syempre, hindi na yan yung kanina. Ibang topic na yan. Nagtsaga lang ako na maghalungkat. Pero syempre, wala naman ako masyadong makita. Di ba? Tuloy natin. Dahil daw nag-aaway yung nanay o yung tatay ng bata, kaya huwag ibigay sa tito. Ha? Pakinggan ninyo to. Okay. Ulitin natin yun. Nung nanay ng bata o kaya nung tatay ng bata. Yan. Dahil ang tamang proseso dyan. Dahil daw nag-aaway yung nanay o yung tatay ng bata, kaya huwag ibigay sa tito. Ha? Pakinggan ninyo to. Okay. Diba? Kapag hindi illegal naman, hindi mo pwedeng ipagbawal. Like for example, yung mga mas nakakatanda, dadalhin yung minor sa isang hotel. Hindi naman illegal yun eh. Oh, yan. Yan. Yan yung dahilan kung bakit nagsimula yung regarding dun sa RA 7610. Nakita nyo ha, hindi nagsalita si Attorney Rubayan tungkol dun sa batas na yun. Kung maaalala ninyo, no, kung makikita nyo pa yung mga videos na yun, itong si Melo Yap yung nagsabi o nagbanggit ng batas na yun. Walang binabanggit na batas. Itong si Melo Yap. Eh, tuloy natin. Nag-gets ninyo? Hindi magkakilala ito, hindi ito magtito ha. Pero payag siya na yung stranger na matanda. Ulitin natin. Ha, pakinggan ninyo to. Diba? Kapag hindi illegal naman, hindi mo pwedeng ipagbawal. Like for example, yung mga mas nakakatanda, dadalhin yung minor sa isang hotel. Hindi naman illegal yun eh. Nag-gets ninyo? Oh, yan. No? So, ang sinabi dito ni Attorney Libayan, di naman daw illegal yon. Yung dadalhin nung mas nakatatanda, yung minor o yung bata sa hotel, di naman daw illegal yon. Then, pakinggan nyo yung sasabihin nitong si Melo Yap. Hindi magkakilala ito, hindi ito magtito ha. Oh, yan, pero payag siya na yung stranger na matanda, ipasok yung minor de edad doon sa motel. So, eto no. Meron ba kayong narinig na stranger doon sa sinabi ni Attorney Libayan? Comment nyo nga kung may narinig kayo. Content niya yan ha. So, ganyan, natutwist. Paunti-unti, tinutwist niya yung story. Pinapalitan niya. So, may konti lang na mapalitan kasi nagkakaroon ng malaking impact doon sa kwento, no? Doon sa salaysay ng isang tao. Diba? Ulitin natin yung sinabi na Attorney Libayan dito. Hindi magkakilala ito, hindi ito mag... Ko, awagan ng magulang. Huwag ibigay sa tito, ha? Example, yung mga mas nakakatanda, dadalhin yung minor sa isang hotel. Hindi naman illegal yun eh. Nag-gets ninyo? Hindi magkakilala ito, hindi ito magtito, ha? Pero Oh, di ba? Hindi daw magkakilala, hindi daw magtito. Wala namang binanggit itong si attorney na ganun. Di ba? Tapos, yag siya na yung stranger na matanda, pinalabas niya, payag daw si attorney, na yung stranger na matanda, pasok yung minor de edad doon sa motel. Ipapasok daw yung minor de edad sa hotel. So, di ko narinig talaga yung stranger dun. Di ko alam ha, kung mahina na rin yung pandinig ko, pero syempre, mga kasabat, ulit-ulitin nyo na lang, no? Tignan natin kung kuan. Pero dito kasi, no, laging ganyan yung nagsisimula, kung paano nyo sinisimulan, yung pagtitwist ng kwento. Pinapalitan niya yung word. So, may konting mapalitan lang dun sa word na yun, magbabagong meaning yan. Kunti-kunti lang.
hanggang sa siyempre, makontrol niya yung buong usapan. Eh, tuloy natin. Pero ito, sa unang video niya, huwag ibigay sa tito kasi baka may gawin masama. Kung sa tito, sa tito, no, iba naman kasi yung topic doon. Sa school yun. No? Sa school. Malamang sa malamang, no? Ang tao doon, eh, sabihin na natin, no? Kasi kadalasan lang naman, no, para sa mga tao na ano, na para sa mga kasama natin dito, no. Ito ay nangyayari kadalasan. So palagay ko, no, yung sinabi ni Rafi Tulfo dito ay nangyayari sa mga private school. Kasi diyan lang naman may mga sundo-sundo at saka yung mga bata, yung mga nasa around, yung mga nasa prep, kinder, ayan may mga sundo yan. Sa probinsya, ganyan ha. Sa probinsya. Ang may sundo lang dyan ay yung prep, kinder. Grade 1, grade 2, grade 3. Dati ha, based sa experience ko ha, sa probinsya kasi, walang nagsusundo na madalas kung grade 1, grade 2, grade 3, hanggang grade 4. Based experience ko. Kasi grade 1 ako dati, walang nagsusundo sa akin. Public school. Public school yung tinutukoy ko dito. Pero dito sa ako na to, syempre, parang lumalabas dito is private. Kahit na saan mo ko siya tignan, private kasi. Sa bagay, ang tawag dito. Nasa riches nga pala yung nagsasalita. Kaya, syempre, hindi niya alam kung ano yung sitwasyon nung nasa baba. Diba? Walang magsusundo doon sa mga ganong kwan. Lalo na kung halimbawa, ikaw ay nasa public ka, especially kung halimbawa nasa isang community kayo na ang school ninyo ay karamihan ng estudyante ay nakatira lang dun sa paligid ng school, diba? Eh, tuloy natin yung video. Bakit doon sa matandang stranger matandang stranger, wala naman kasing sinabing matandang stranger. Ikaw lang nagsabi ng stranger. Diba? Walang sinabing matandang stranger. So ayun, no, tapusin natin to. Wala na to. Puro twisting na lang tong ginagawa. Na ipasok sa motel yung minor de edad. Yan, payag daw na fan. So, nasagot na yung attorney yan. Yung kanina yan. Yung issue na yan. So, ayun. So, hanggang dito na lang, no, mga kasabat, no. Ginawa ko lang ng video itong naging sagot nitong si Meloyap dito sa explanation ni Attorney Libayan regarding din dito sa RA 7610 or dito sa Child Abuse Law, no. So, yun lang mga kasabat. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin at magandang araw ulit sa inyo lahat.